Narinig niyo ba yung salita ng desaparecidos? Natagal niya nag-aagam, pero hindi mo nilang ko sa dilim at sa benayo ng makakapagod. Pangalan mo na, anak. Ang maghintay ko sa iyong ibig, sa dilim na kadalang ako ng kawal. Sinuwag ka anak sa iyo. Inalian mo din sa ko ng iyong etato sa mga puwede sa lugar ng matato. Kaya mayroon siyang picture na nakatoga na siya. Graduation picture, meron na po. Yun ang iniwan na sa amin. Nung kunin namin yung gamit niya, dahil nung tinungon na nga siya, may nagkaroon na lang sa amin na kunin ang mga gamit niya sa kanyang boarding house. Ayun, at isa yung sa mga picture ang alaala ng iniwan ni Karen. Pumudun sa mga lectures niya, lahat ng mga libro niya, intact po yun, pero naglaho na dahil sa bagyo. Iniingat-ingatan ko yun, nilagay ko sa isang drum. Buwang alamon, ligtas doon, yung palarong po bagyo sa loob ng bahay, tumaob yung drum. At yung buong mga bagay na yun, na natutungkol kay Karen, ay natunaw dahil sa nababagsak ulan. So, wala na siyang, wala na akong ibang legacy ba o yung kanyang naiiwan, kundi kayo po na patuloy na sumusuporta sa amin. Napakasakit po ang kanyang na tinatalawa ng gaano kasakit. Kaya, ang naiiwan po sa akin dahil ang aking kaso ay tuloy-tuloy pa rin sa RPC Malolos Bulacan. Sa pakikisa ng ating mga lawyer ng UPL, ng DOJ, September 20 ang aming kaso, ang hearing, sana si Palparan ay lumitaw na at buwan ng paraan ng aking pamahalan na siya ay matugis. At kapag siya ay natuloy, dapat ibigay ha, nilagay na siya ikulong sa Bilibid Prison at tulad sa pantay ng mga ordinaryong kriminal. Dahil si